Nag-iba na raw ang prioridad ng mga Pilipino simula nang magkaroon ng pandemya, ayon sa isang eksperto. Ano nga ba ang pinag-iipunan at target bilhin ngayon ng mga Pinoy bilang regalo sa sarili? Alamin sa report ni Katrina Son. Groomer sa isang pet shop sa Quezon City si Nelson Nemenyo at isa raw sa mga problema niya ang pagko-commute papasok sa trabaho. Kaya naman bilang regalo sa sarili ngayong magpapasko, bumili siya ng motor. Malayo yung inuwian ko, bali mas napapanggastos sa budget kasi mas mahal po mag-commute tsaka ubos yung oras sa mga pilaan ng mga jeep, ganun po, bus. Sa pagko-commute raw kasi 300 pesos ang nagagastos niya araw-araw. Kaya wala raw siyang panghihinayang na sa motor niya ginastos ang naipon at bonus. Tulad ni Nelson, ilan sa ating mga kababayan ang may kanya-kanya rin daw gift goals ngayong Pasko. Cellphone po. Yung phone ko po is hinihiram ko lang po sa pinsan ko, tapos di ko pa po napapalitan yung dati ko pong phone na nabasag. Cellphone po. Para po mapalitan na po yung cellphone ko pong luma, kasi po sira na rin po kasi. Motor po. Nananakit na pa ako eh. Batay sa isang financial app, bagong motorsiklo ang nangunguna sa pinakamahal ng mga regalo na pinag-iipunan ng mga Pilipino ngayong magpapasko. Nasa 54,000 pesos ang target na budget para dito. Sinusundan naman ang bagong cellphone na may estimated budget na 25,000 pesos. Pumangatlo ang travel na may budget na 23,000 at Christmas celebration na may estimated budget na 17,000 pesos. Ayon sa isang financial expert, nag-iba na ang priorities ng mga tao simula na magkaroon ng pandemya. Kung ito talaga ay pangangailangan, ibig sabihin ay kailangan natin para sa ikinabubuhay natin o kailangan natin para sa pangkabuhayan natin o kaya ay kailangan natin ito para magawa natin ang mga pang-araw-araw nating responsibilidad, so okay siya na bilhin. Hindi na rin maituturing na luho ang pagbili ng cellphone o motorsiklo. So tingin ko dahil ito sa mobility, kailangan ng mga tao na makapag-travel from their home, papunta sa work siguro, or maghatid ng mga bata. At napaka-convenient ng motor ngayon dahil nakakaiwas to sa traffic. Tapos maliit, mas maliit na halaga kaysa sasakyan ng bibilhin. Hindi rin problema sa parking. Tapos ano pa, no? Ang gasolina, kakaunti din ang konsumo. Payo pa rin ang mga eksperto na sa panahon ngayon, nararapat pa rin pagtuunan natin ng pansin ang mga pangunahin nating pangangailangan tulad na lamang ng pagkain, kalusugan at edukasyon. All of these things are okay as long as within the budget yung ating pagkakagastosan niya. Ang rule ko sa pagbili ng sasakyan o kaya ng motor, if you cannot pay it in cash, you cannot afford it. Kasi iniiwasan ko talaga na mangutang tayo para sa isang bagay na hindi kumikita. Yung itinuturing daw na wants or luxury needs, maaari pa naman itong mabili kung may sobra sa budget. Ang pwede mong iregalo sa sarili mo ay peace of mind, which means magsubi ka, mag-put up ka ng emergency savings para kapag may nangyaring emergency sa'yo, hindi ka mangungutang at mas payapa ang ano mo, no, ang kaisipan mo. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News.